Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, bago tayo tumungo sa, ano, sa main vlog natin, so, news update ulit tayo sa sirkulasyon. So, alam niyo naman po mga may na ang kinabibilangan ko po na, ano, na grupo is yung TOG. So, merong ano, meron kami or nagsagawa si Celis Manalo Francisco. So, kasama ko po sa TOGs ng ano, isang ano, mini charity project dun sa, ano, sa bandang North Mamay. So, ito pong picture. So, yan po mga may yung ano, ibablog po yan ni Celeste mga may sa ano, sa yung ano na yan, yung kaganapan dyan sa charity project ng TOGs. So, mini lang po mga may. So, abangan nyo po sa ano, sa, ano, sa i-upload nyo yan din sa channel namin na TOGs Community Channel. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, so, pwede nyo po i-subscribe ito po yung channel namin sa TOGs. At sobrang thank you sa ano kay Sally sa ano sa lahat ng ano ng syempre siya po nag-effort ng lahat, so siya naghanap ng ano ng project at the same time siya nag-asikaso lahat mga may. So kumbaga in-inform lang kami for approval and then yun nga na nabigyan namin ng ano ng pondo kahit papaano dito sa TOGs mga may. So anyways, sobrang thank you again kay ano kay Sally sa ano sa lahat ng ano ng effort na ano na ginawa niya sa ano sa diyan sa ano, sa charity project ng ano ng TOGs. So abangan niyo ah mga may sa aming TOGs channel. So anyways mga may, meron ako na ano na kitang post ni ano ni by Japper 2 days ago yung magkakaroon ng ano Battle of Champions sa pa-challenge siya. So hopefully magano mag maging ano makatotohanan kasi kabang-abang po yan mga may. So ngayon yan po magiging main vlog natin. So pag-uusapan natin yung ano yung mga nag-champion sa kada pa-challenge si by Japper. So titingnan natin yung ano nila, yung details nila tapos yung nakuha nila. Lahat mga may na nakuha ko is ibibigay po natin sa inyo mga may para at least makita niyo po yung ano yung background nila dito sa kanilang YouTube channel para at least kayo magano mag-decide kung sino ang ano susuportahan ninyo dito sa mga magiging kalahok dito sa Battle of Champions. So, ngayon mga may, lahat ng details ipapakita natin sa screen para masundan niyo po yung sasabihin ko mga may. At umpisa na natin syempre sa pinakaunang batch. So, which is si Kuya Nolly Vlog. So, ang batch namin, ang batch nila pala, ang tawag dun is Magic Flicks. So, meron siyang subscribers count na 140,000. So, nag-start siya ng ano ng YouTube channel niya last May 24, 2020. So almost ano na 3 plus years na si Kuya Nolly sa YouTube. So ang total videos niya or uploads niya doon is 2,371. So grabe na po mga may ang ina-upload ni Kuya Nolly kasi isa to sa pinakamasipag mga may dito sa Sword Family mga may na vlogger. So nakuha niya pong views doon at total views is 38,739,687 views. Grabe, laki na no. So kayo na lang magano mag-divide sa 1,000 kung magkano naging earnings si Kuya Nolly sa 1 to 1. So anyways, ito mga may yung panel challenge revenue na nakuha niya in dollars is $4,097. So pag kinuvert po natin 'yan sa Philippine peso nung time na nasa challenge siya, nakakuha siya doon ng 233,000 pesos. So, laki po mga may, no? So, 200,000. So, anyways, mga may, ito lang. Bibilisan na natin mga may para sa, ano, kumbaga, hindi naman ito, ano, long vlog, short vlog lang. Datako na tayo ngayon sa number 2. Yung second batch, si Kasilong TV Official. So, ano naman to? Yung batch ng Team Chongke at Team Bortagul. So, dito po ako na, ano, bilong na batch na pa-challenge by Japper. So, nakaantay tayo doon. Ang ranking natin is number 7 or 8 yata, parang ganun. So, anyways, meron ng, ano, subscribers ko si Kasilong na 29,000. So, nag-start siya ng YT niya last October 2021. So, 2 years na, magta 2 years na si Kasilong sa, ano, sa YouTube. So, ang total videos or uploads na nagawa niya is 868. So medyo ano konti pa. So ang views na nakuha niya doon is umabot na po ng 8,234,911 views. So malaki na naman may pag dinivide niyo po 'yan, maganda yung ano yung tinatakpo ng ano ng average ni ano ni Kasilong per vlog. So ngayon, yung nakuha niya ng ano final revenue sa dollars, which is hindi ko alam mga may ano, basta ito lang na-capture ko.
sa ano sa final revenue niya, which is ano $4,116. So pag convert po natin yan sa ano sa Philippine peso, that's around 238,000 pesos. So siya po ang ano parang naka-break ng record ni Kuya Noli nung first batch. So ayun, tutungo na tayo sa number 3 na ano third batch, which is si Nick Nika TV. So ang batch ni Nick Nika, ang tawag doon is Magic 15. So meron siyang subscribers count na 30.8k. So nag-start siya na sa YT last October 25, 2020. So halos 3 years na rin si Nick Nika. At yung uploads niya or total videos na ginawa is 1,152. So grabe na rin palang na-upload ni, ano, ni Nick Nika. So ang views na nakuha niya doon is 5,007,343 views. So umabot na pala ng million ano. So sana all. So sana umabot din ako ng million. So anyway, so okay, yung nakuha niya na revenue ng pa-challenge by Jabber, yung final revenue, umabot po siya ng $4,008. So pag kinumbert natin yan sa Philippine peso, that's around 234,000 pesos. So hindi niya na-break yung record niya ano, ni Casilong Mamay. So anyways, Mamay, dadako tayo sa number 4, yung birth batch, which is si Jamie Nukum TV. So ito naman yung match ng Magic 16 na tinatawag. So meron siyang subscribers count na 29.1k. So nag-start siya ng YT niya or Screen 8 last August 28, 2017. So medyo matagal na rin yung YouTube channel ni Mika. Almost ano na 6 years na mamay. So ang total upload siya o videos na nagawa is 477 videos. So ang views na nakuha niya doon is 3,840,531 views. So 4 million na nausapan dito mamay. Ang galing ah. So sa YouTube channel ko mamay, parang di pa yata na, meron na sigurong million, pero nasa 1 million lang yata plus. So anyways, yung nakuha niya na revenue doon sa pa-challenge si Beja, pero pulo lang ko ah, 2,626. So pag kinubert natin sa Philippine peso, that's around 147,046 pesos. So malaki, 6 digit din pala nakuha ni Mika. Nabubulo ako ni Mika sa pa-challenge by Jabber. So ayun, dadakot tayo sa number 5, sa fifth batch. So si Kuya Dang TV. So ang tawag naman dito is Magic 20 sa kanilang batch. So meron siyang subscribers count na 58.4k. So nag-start siya ng YT niya last November 12, 2017. So matagal na rin si Kuya Dang. So almost ano na rin, 6 years sa ano sa mundo ng YT. So ang nagawa niyang videos or uploads is umabot na po ng 537 vlogs. So ang views na nakuha niya doon is 11,485,032 views. So ang laki na ng ano, nakuha pala na views ni Kuya Dang. Grabe no. Woo, sana all. So ngayon ang final revenue niya in dollars na nakuha sa pa-challenge by Jabber is $2,230. So pag convert natin sa Philippine peso, that's around 124,389 pesos. So 6 digit din pala nakuha niyan ni Kuya Dang nung ano nung last December mamay. So pero ito mamay, si Kuya Dang medyo naglaylo to nung ano nung na-hit niya ning challenge niya ata. Naglaylo na siya. So ngayon, dadako na tayo ngayon sa ano, sa number 6, number 6 ba? 6. Yan. Yan, number 6 mamay. Si Kabangas Vlog, ito naman yung ano, unang batch dun sa pa-challenge by Jabber sa, ano, sa Pinyan. So, ang tawag dito sa batch nila is Team Alas. So, meron siyang subscribers count na 9.8k. So, nag-start siya ng, ano, ng YouTube niya or YT last July 27, 2021. So, meron siyang total na upwards na 269. So, ang views na nakuha niya doon is 817,658 views. So, medyo isipin nyo, almost ano, 2 years pa lang si ano si Kabanga sa pag-vlog eh medyo ano okay naman ang ano ang takbo ng views niya. So anyways mga main, yung sa ano final challenge niya na revenue in dollars, umabot po siya ng $1,603. So pag kinumbert po natin yan sa Philippine peso, that's around 80,914 pesos. So hindi siya nakaabot ng 6 digit pero not bad po sa nakuha niya. Ang laki na po niyan. So very close na lang sa 100k mga main. So ngayon nagkaroon ng problema ng ano si Kabanga sa ano niya sa sahod niya to. Akala niya natagalan naman mga kamay. Akala niya hindi siya mga sahod pero natagalan lang. Siguro ano nang napending lang ng konti mga kamay. So anyways,
dito niya naman po na nakuha niya na sa ano niya sa vlog kasi blinag niya yung ano yung pagkakuha niya ng sahod niya. So good luck and congrats kay ano kay Kabangas ulit. So ngayon dadakot lang tayo ngayon sa number 7 o 7th batch ng pa-challenge by Japper. Si Mercy Perez official si Ka-Shortage. So second batch po ng ano pa-challenge by Japper sa Pinyan at ito po yung ano yung tinatawag na ano 8 Bulaga. So ito pong batch na ano na pa-challenge by Japper sa Pinyan. Ito pong lahat na kasali dito is hindi po sila nakagraduate. So kaya ang isa sa mga dahilan mamay is ano syempre hindi pa sila kilala sa ano sa community natin mamay. So pero mabibigyan pa siguro ng chance later on. So anyways, meron na subscribers count si ano si Ka-Shortage na 4.82k. So nag-start siya sa YouTube last November 28, 2020. So ang total uploads niya is 196 uploads. So nakakuha siya views doon ng 370,692 views. So ngayon, may yung final revenue na nakuha niya in dollars is $456. So nasa 1,000 yata din ang pa-challenge by Japper dito. So grabe ang layo ano. So anyways, ang nakuha niya in Philippine peso, pag convert natin, that's around 25,486 pesos. So not bad mamay kasi hindi na po biro yan. Kasi sabi ko sa inyo, nabanggit ko na many times na yung mga ganyang ano revenue sa ano sa isang small YouTuber na tulad namin is mahirap na po ano makamit sa every month mamay. So malaki na po yan sa tulad naming small YouTuber. So anyways mamay, dadako na tayo sa ano sa pinaka 8th batch. So which is ano si Marjorie Feliciano. So itong batch naman na to, isang tawag is 7 up. So meron siyang subscribers count ano 10.7k. So nag-start siya ng ano ng YouTube channel last March 19, 2023. So ang videos or uploads niya na total is sumabot na po ng 158 uploads at ang views na nakuha niya doon is sumabot na po ng 1,013,823 views. So ngayon ang laki na rin mamay. So kailan lang 2023, ilang months lang, May, March, April, May, June, July. Grabe, ang laki na pala. Ako, ilang taon na ako mamay. Alas 1,000, 1 million plus pala na ako mamay. Grabe, lakas pala ng ano ng views ni ano ni Marjorie, grabe. So pero nang nakuha niya na ano na final ano revenue sa pa-challenge by Japper sa dollars, sumabot po siya ng $7,005. At ito po siya pong naka-break ng record ng all-time record sana sa pa-challenge by Japper as of now na umabot po ng 387,166 pesos sa Philippine peso na conversion. So ngayon, ito na. Ang number 9, syempre ongoing pa lang po mga may si Step Official Vlog. Kaya ko po sinali si ano si Kangiti kasi most likely baka sureball na po na siya na talaga magiging ano top 1 dito sa ano sa batch naman ng Super 8. So mayroon siyang subscribers count na 30.1k. So nag-start siya ng ano ng YouTube channel niya last July 29, 2021. So 2 years na po si ano si Kangiti. Kaya sa parating ngayong July, 2 years na po siya sa YouTube channel na nagbo-vlog. So ang nakuha niyang views doon is 3,570,354 views. Malaki na rin mamay, grabe. So so ngayon, as of now, yung revenue ni ano ni Kangiti sa ano sa ika 12 days yata to, umabot na po siya ng $3,262. So pag convert po natin yan sa ano sa Philippine peso, that's around 177,289 pesos. So hindi pa po tapos ang pa-challenge at ganyan na po ang nakukuha ni ano ni Kangiti. So that's more to go mamay kasi hindi pa nakapag-update si Bajaper sa ano sa revenue as of now mamay kasi gabi na po at ako inaabangan ko rin mamay. So anyways mamay, napakita ko po sa inyo lahat ng information and so yun nga, bahala na po kayo mamay sa mga viewers natin sa community natin kung sino po ang nasusuportahan kasi alam ko naman po mamay na meron kayong ano diyan, syempre gusto mga manok first priority pero hopefully mamay masuportahan po sila lahat kung sakali man ano mangyari na magkaroon ng ano Battle of Champions sa lahat ng ano naging top 1 sa pa-challenge by Japper. So napakita ko po sa inyo detalye at kayo na po ang bahala na mag-select and I hope mamay sa sarili ko mamay and sinasuggest ko rin sa inyo na kumbaga meron kayong priority and hopefully matulungan nyo rin po ang iba. So para po sila ano makayot po nila kung ano man yung ano magiging
pa-challenge ni Jopper soon. So, yun mga main, hanggang dito na ating vlog, and sobrang thank you sa ano, sa lahat ng sumusuport at nandod sa ating vlogs, sa lahat ng mga individual, sa lang viewers, organic, and mga groups. Sobrang thank you talaga sa walang sawang support na binibigyan nyo sa ating channel. So, ang bilis ko naman ng salita mga main, and panay mga main, sobrang thank you talaga, and see you sa next vlog po natin mga kakamay.